Ayan, isang magandang buhay sa inyo mga ka-sirs. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa how to create YouTube channel and earn. So, napapanahon itong pag-uusapan sapagkat marami po sa ating mga kabataan ang nahihilig sa pag-YouTube, sa pag-TikTok. Pero dapat, tandaan natin na ang mga application na ito ay pwede nating pagkakitaan. Paano nga ba? Samahan niyo ako sa ating talakayan at kung papaano. Ayan, muli isang magandang umaga sa inyo. So ano po ba ang dapat nating gawin para makakreate tayo o makagawa tayo ng isang YouTube channel at kumita? Ang una po nating gagawin ay syempre is maggawa tayo ng ating YouTube channel or create your YouTube channel. So, paano po tayo nag-create ng ating YouTube channel? Go to YouTube, sign in, head over to youtube.com and click sign in the top right corner of the page. See to it po na dapat po na ang gagamitin nating Gmail address or mail, Gmail is verified. Dapat din po ito ay personal, hindi po katulad ng work, no? Then, kapag nandun na po tayo, head over to your YouTube setting in the top right corner of the screen. Click your profile icon and then create channel. Ayan. So, meron ka na pong channel. So, madali lang, no? So, settings, gawa po ng settings. Bahala na po kayong doon sa settings. Hindi ko na siya ituturo sa inyo. Ang kalawa naman pong step na dapat natin gawin is be a creator of contents. So, kapag sinabi po natin creator, dapat po meron po tayong perspective. Ano po ang anong gagawin at anong idea meron ka? So, halimbawa, katulad ko, ang content ko po sa YouTube ay about educational, about lesson, no? About sa pagtatanim ng halaman. So, yun po ang aking content. So, dapat meron kayo po, kapag gumawa po kayo ng isang channel, dapat meron po kayong content. Po pwede pong music, po pwede pong personal blog, po pwede pong travel, po pwede pong anything about personal. Bahala kayo. Basta meron po kayong contents. Ang ikatatlo naman po is upload original videos. Ayan, nakakreate na po tayo ng channel natin. Nakapamili na rin po tayo ng content natin. So, pwede na tayo na mag-upload ng ating mga videos. So, halimbawa, travel ang napili ninyo. So, pwede na kayo mag-upload ng original travel vlog ninyo. No? So, basta ang tatandaan po natin kapag nag-upload po tayo ng mga videos sa ating channel, dapat po ay sumusunod tayo sa YouTube guidelines, terms and conditions. Ito po ay upang maiwasan na magkaroon po tayo ng copyright, strike. Usually naman po ito ay nangyayari kapag merong gumagamit tayo ng music, no? Na hindi natin in-acknowledge yung mga original creator nito. Ayan. Beware of copyrights. Ayan. Kaya dapat po talaga original. At kung maaari, at kung gagamit po tayo ng music, dapat siya ay hindi copyright. Ayan, ang tatandaan natin. Ang ikaapat naman po na dapat natin gawin is meet the requirements for monetization. Ito po medyo mahirap siyang gawin kasi kailangan po ang unang-una nating requirements, dapat meron po tayong subscribers. So ilan po ba ang dapat subscribers ng isang channel para siya ay ma-monetize?
The first one is, kailangan magkaroon po tayo muna ng 1,000 subscribers. Ayan, madali lang yan. Basta maganda yung content mo, magaling yung editing mo, maraming manonood sa iyo, magkakaroon ka ng subscribers. Basta magaling ka mag-promote ng iyong channel. No? Kailangan 1,000 subscribers. No, 1,000 subscribers. Kapag meron na po tayong subscribers, may manonood na sa atin. So, kailangan naman po natin i-meet ang second na requirements, which is the 4,000 watch hours. So, medyo malaki. Pero, pag marami pong nanonood, ano lang yan? Linggo lang yan o buwan lang yan, makukuha mo na si 1,000 subscribers saka 4,000 watch hours. Yun po yung mga requirements para makapag-apply po tayo for monetization. Kapag na-meet na po yung dalawa, 1,000 saka 4,000, so po pwede na po tayong so, ang ikalima po na dapat natin gawin kapag nakuha na natin si 1,000 subscribers at 4,000 watch hour, po pwede na po tayo mag-apply for YouTube Partnership Program or yung tinatawag nating monetization. As I said po kanina, hindi po tayo magkakaroon ng problema sa pag-apply dito kung tayo po ay sumunod sa guidelines, terms and condition ni YouTube. And ito usually po ay nagtitake lamang ng 1 day to 3 days. Depende po yan sa pagre-review ng inyong contents ni YouTube. Kapag na-approve na po kayo sa partnership program, yung tinatawag nating YPP, hindi naman po agad-agad nakakasweldo. Kailangan pa po natin yung mail ni YouTube na may laman na PIN. So, paano po ba makukuha yon? Kailangan mo muna ma-reach yung threshold at least $10 and up. So, kapag yung revenue po, yung YouTube nyo ay kumikita na, maiipon po yung revenue. Pag naka $10 na po kayo, automatic po yon ipapadala ni YouTube sa inyo, sa address na nilagay ninyo dun sa pinilapan ninyo. So, once na-reach na yung $10, papadalahan kayo ni YouTube ng PIN. And then, kapag natanggap niyo yung PIN, i-encode niyo doon sa inyong AdSense yun. I-activate niyo yung tax niyo. And then, continue po. Continue uploading po. And then, kailangan ma-reach niyo yung threshold na $100 para makasweldo. Pag naka $100 na po kayo, ayan, makakatanggap na kayo ng inyong first revenue. So, ang gagawin lang po, dapat kayo ay nakapag-fill up ng tax at siyempre, kung saan ipapadala ni YouTube ang inyong sweldo o yung tinatawag nating revenue. So, ano pang iniintay nyo, mga ka-source? Gawa na tayo ng channel, create a content, upload videos, apply for monetization, and siyempre, ayan, kikita na tayo sa YouTube. Kung may tanong kayo, comment below at masasagot natin tungkol sa paggawa ng YouTube channel at papaano siya kumita. Muli, paalam mga ka-source.